What's up mga ka-rocket? Ito si Crutch Rocket ngayon. Dito tayo sa May Kawayan, Bulacan. Sa shop ng Anghel ng Lansangan para tayo ay mag-change oil at mag-change oil filter. Tara, samahan niyo ako para may matutunan din tayo kung paano ang tamang pag-change oil at pag-change oil filter. So, let's watch this video para matutunan natin ang tamang pag-change oil at pag-change oil filter. Tara! Ayan mga ka-rocket ang mga tools na kailangan natin. Power wrench, automatic wrench, and then or ratchet rather, and power ratchet. And then kailangan mo ng number 19 na socket, then open and close wrench na socket, number 19 din, and then close wrench na number 8, and then the T-wrench number 8 also. And oil filter, bought it from Yamaha Abad Santos, genuine part of course, and then ELF. And why we choose ELF? Because your engine will live forever. Yeah, so also pasado siya sa ating manual 10W40, which is what we needed sa ating motor. And then also JASOMA 2 restriction din siya, meaning na pwede siya sa mga clutch na babad sa langis. Siyempre mga ka-rocket, pag naka-setup na yung mga motor, make sure na yung gamit mo is abot mo lahat within reach. Diba? So ito yung bagong oil filter. Ayan. Yamaha genuine. I think so. Ayan. Binili ko yan siya sa Motor Trade Yamaha sa May Abad Santos. Ayan siya. Tapos natin ah.
Kailan magbosas ang kamay. Nakakaito light man. Oh, wow. Oh, yes. Linis. Alright. Linis niya. Alright, linis. Make sure na malinis ang paligid. Ayan. Saan may ige. Walang mga dirt lalabas dyan. Ayan. Same time, linisin din ito, yung o-ring. Ayan. Make sure na wala din siyang dumi. Okay. Kaya na yung old filter. Siyempre, magkabit ng oil filter dito, may butas na part. Yeah. Okay. Then, lagi siya sa taas. Yeah. Ba-pow! Alright. Yan, higpit natin. Para saan tong wrench na to? Well, this is the torque I'm gonna use. So, yung pinakamalapit na handle, which is ito. Itong part na to. Ayan, dyan ako nakahawak. Ayan, dyan ako nakahawak ko. Diba? Para hihigpitan natin. Ayan. Hipitan. 1, 2, 3. Para hindi malo straight. Ang ginagamit namin technique. Okay. Kasi usually pag gumamit kayo ng ganitong tools, oh, T-wrench. Ayan, oh. T-wrench. Ayan. Ang lakas. Lakan ng torque na ito. Mababali niyo yung tornilyo na ito for sure pag ito ginamit ninyo. Ayan, pag ito ginamit ninyo. Ayan, gumamit tayo na itong mas maliit na wrench. Kasi ayan, oh, para maliit yung force na ibibigay niya, at the same time, hindi mo siya mapabali kasi maliit lang naman yung force na binibigay mo. But at the same time, tama yung higpit. Hindi mo kailangan mahigpit na higpit na hindi mo mabubuksan yan. So ngayon, ito nilinis ko using cloth. Make sure na malinis siya. Wala siyang dumi sa loob din. Ayan. Wala siyang strain or something like that. Pati itong ilalim na to, malasan mo yan. Ayan. Ito. Ayan lang, cloth. Dumi. Okay. So, let's go. Natin. Same procedure pagkabit. Diba? Tapik naman dito para mahigpitan is use this part, itong part lang na to. Ito ang higpit. Yes. Yan, huwag nyo gagamitin dulo gagamitin pang ano, higpit. Ako, hindi nyo na mabubuksan niya pag ginaginabitan niya. Again, pag torque ito from here, dito ka hahawak. Okay, and then higpitan mo yung lever. Pull back, ayos na yan. Tagalado na yan. Yan ang pinagbabawal na technique sa pag-torque.
So, yun na nga, ganun pala pag-change oil. Easy peasy lang. So, kung napulad nyo tong video na to, I hope na meron kayong natutunan para kayo ay mag-change oil ng sarili nyong motor. Madali lang naman. As long as you follow the guides, follow the manual, wala mangyayaring problema. As long as you got the proper tools for the right job, ika nga nila. So, ayun. If you like more of those kind of videos or these kind of videos, please like and subscribe kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa akin. And then, comment down below kung ano pa yung mga videos or mga tutorial na gusto yung mapanood. And hopefully, maibigay ko sa inyo mga request ninyo. Again, this is Scratch Rocket, and have a good day and ride safe.